Isa sa mga dagdag pasanin ng bawat law student ay ang pagpasok sa butas ng karayom na kung tawagin ng admin ay enrollment. Ani mo'y hindi pa sapat para sa iyong mundong ginagalawan ang pahirapan ka sa pagpiga ng passing grade ng nakaraang semester ay padadaanin naman tayo sa panibagong kalbaryo na parang traslasyon. Ang enrollment ng bawat law school ay maaaring madaling-madali lang. Maaaring sabihin mo lang kung ano ang iyong mga gustong pasukan sa darating na semester o sasabihan ka lang kung ano lang ang pwedeng enrollin. Mas madalas ay tayo ay pipila mula madaling araw hanggang hating gabi. Kakahanap ng mga pinagpipitagang subject na bali-balita raw na hawak ng mga professor na mababa ng 85 na bigayan. Ano mang pasakit kapatid ay handa sana nating harapin, maiwasan lamang ang mga professor na kahit ibigay mo na ang langit, buwan at mga tala, kahit alayan mo pa ng dugo, pawis at tapdo, ay pahirapan talaga ang pagpasa. Worth it ba lahat ito? Dapat mo nga ba silang iwasan? All of this and more coming right up! This episode is brought to you in part by Ocho, 101 practice problems for law students and bar takers. It's a digital workbook designed to meet the bar syllabus. All of the problems are discussed in great detail. You can use it as a series of mock bars with discussions, or you can develop the almighty, all-powerful question-a-day habit where you sit down to answer one bar problem each night before you go to sleep. Pagkatapos mo itong sagutan, mababasa mo hindi lang kung ano ang tamang sagot, kundi paano ka rin makakarating sa tamang sagot. If you are a current law student, you can get a copy and answer the problems as part of your review for your midterms and final exams. Hihintayin mo pa ba, kapatid, na bumagsak ka sa exam mo? Dahil tama man ang iyong alam, ay hindi mo naman ito maisusulat sa paraan na gusto ng iyong mga professor. Here you learn how to craft hyper-responsive answers, how professors trick us into the wrong answers, and what they're looking for in our essays. Grab your copy of Ocho, 101 practice problems for law students and bar takers through the links in the description box below. Hi, my name is Lex and welcome to Lex in Motion. In this channel, I'll be helping you build your competence, confidence, and capability in law school. Start today by hitting the subscribe button below. New episodes are posted every Friday. Maraming klaseng professor kang makikilala sa law school, kapatid. Naroon ang mga antigo na, mga institusyon pagdating sa isang subject na kahit kaming mga abogado ay binabayaran namin sila ng mahal tuwing kami ay may mga tanong din sa kanila, especially when we seek to expand the bounds of a particular field or when there is a genuine need to enrich jurisprudence. Meron ding mga professor na nasa academ ngayon dahil sila ay inanyayahan ng kani-kanilang mga naging law school, lalo na kung sila ay nagsipagtapos bilang valedictorian ng kanilang mga paaralan o kung sila ay pinalad sa naging performance nila sa kanilang mga bar exam. Meron ding mga professor sa law school dahil sila ay sinasanay at pinapanday ng kani-kanilang mga mentor sa legal profession upang mapalawig ang kanilang sariling kaalaman at balang araw ay magsilbing haligi din sa kanilang pamamaraan. Damay din siyempre ang mga professor na nagtuturo sa iba't ibang law school upang madagdagan ang listahan ng mga paaralan na kanilang tinuturuan. Malaki kasi ang may dadagdag nito sa kanilang mga credentials, lalo na kung sila ay inaanyayahan na maging lecturer ng MCLE o ng Mandatory Continuing Legal Education o ang 36 units na kailangang ma-enroll ng bawat abogado upang manatiling updated sa kani-kanilang larangan. At siyempre, pagkakataon na rin ito na magkasama-sama kasabay ang mga kaklase natin noon na hindi natin makaharot-harot dahil mukhang anak mayaman o sobrang galing sa klase na nakakapanliit ang makatabi lang sila. Sa MCLE din nako-confirm ang latest na chika at ating nalalaman kung totoo nga bang bagong gawa ang ilong ni Kwan o hindi ganyan kalaki ang ano niya noong pare-pareho pa tayong walang mga pera. At syempre ang pangmalas lakas ang flex na lahat ito ay gawang South Korea o gawang Thailand. Flex ding may tuturing ng mga author ng textbooks kung sila ay nagtuturo sa iba't ibang law school. Lalo na kung pwede nilang i-require ang bilhin ninyo ang kanilang textbooks sa kanilang subjects. Meron ding mga professor na nagtuturo sa law school upang madagdagan ang kanilang mga sahod mula sa kanilang ahensya o opisina. Meron ding mga professor na nasa law school ngayon dahil gusto nilang mabago ang kanilang lipunang ginagalawan. Mahigpit ang maraming professor dahil
nakakapikon pumasok sa isang klase na wala na naman silang alam. Na kahit sabihin nilang sila ay nagbasa ay hindi naman nila maaalala. Nakakapikon dahil maraming abogado ang lumalaban bilang panabla ng mga inaapi at mga dukha. At ang susunod na henerasyon sana ng mga law student ay magiging bahagi ng solusyon. Pero paano kung papasok silang mga bobo? Maraming professor ang naghihigpit sa law school dahil ang klase ninyo ang literal na punching bag o stress ball ng inyong professor. Pagod na yan sa maghapong nakaraan sa mga consultation na masakit sa ulo, sa traffic na inaabot sa isa o dalawang appearance ay minsan ay tatlo pa. Ang klase ninyo ang sasalo ng lahat ng pagod, puyat, gutom at sama ng loob ng inyong professor. Masakit lalo kung hindi man lang kayo papalag. Kahit papano. Sometimes a professor is strict with his or her class not because he or she enjoys in the pain and suffering of another person. Often it is the result of the marching orders of the dean because the dean thinks the law school as a whole, as a unit, is underperforming in the bar exam. Sometimes the marching orders of the dean involve molding students who are not only ready to slay in the bar exam but ready to impact the legal profession as practitioners. This is where the conventional wisdom comes into play. Professors feel it is unkind to let a student walk past a particular course or subject, knowing that the student is not ready for the greater challenges ahead. In other words, mas masarap lang ang tulog namin kung ang isang estudyante ay babagsak sa isang klase kesa bumagsak sa bar exam. Failing in the bar exam is a whole new world of pain. It is very, very difficult to explain and it is extremely hard to survive. That is why we are harsh, because we wish to spare you this pain. Our world is full of 40-somethings, 50-somethings, and senior citizens who once tried their hand in law school, dropped out or failed the bar, and never tried again. The trajectory of their lives could be drastically different had they passed the bar exam, or at the very least, tried after failing the bar. My recommendation, kapatid, is to enroll what you enroll. Do not try and change the course of your law school journey by taking the path of least resistance. Ilaban mo kung anong natatanggap mo. Hindi kasi pwedeng pumapalag ka lang tuwing maganda ang baraha mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kliyente mo na hindi mo tatanggapin ang kaso niya dahil magaling ang kalaban. Hindi mo pwedeng sabihin sa kliyente mo na aatras ka na sa kaso dahil na-raffle ito sa judge na strict at naninigaw. We play with the cards we're dealt with. Kahit pangit pa yan. Kasi kahit nasa unwinnable position ka, fight and you'll understand why. Hindi ngayon, baka bibilang ka ng taon, pero maiintindihan mo rin yan balang araw. Hindi bobo ang Diyos, kapatid, at tanging siya, at siya lang ang nakakaalam ngayon kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa iyo ngayon. Masakit bumagsak sa darts na professor, alam natin lahat yan. Maaring tawanan lang natin ngayon dahil hindi umubra ang alay ninyong Mango Bravo laban sa charcuterie cheese board ng kabilang section. Hindi bobo ang Diyos, kapatid, dahil nung ikaw ay kanyang tinawag upang pumasok sa law school, tinawag kanya na may baon. Whatever it is you're going through, emotionally, mentally, physically, financially, know and understand, kapatid, that you are enough. You are enough. Sasapat ka, kapatid, sa iyong tinatahak na landas. Ano man ang magiging kulang, asahan mo, napupunuan yan ng Diyos. Manalig ka lang. Can I pray for you, kapatid? I invite you now to just close your eyes, put your hands over your chest, and just breathe. Take a deep breath and inhale the goodness, the kindness, the love of God. Father, I pray for every single person who is watching this episode with me now. I celebrate my brother, my sister, my friend who is one with me in prayer. Take a deep breath and exhale. As you exhale, kapatid, say, I am enough. I am enough. Father, remind my friend that you have called my friend to law school by name. In this journey, remind my friend, exhale and say it with me, I am enough. I am enough. Sa mga pagkakataong pangit ang kanyang mga baraha at suko na siya, remind my friend, exhale and say it with me, I am enough.
When life seems impossible, Father, remind my friend, I am enough. I am enough. Give my friend the faith he or she needs, that in the seemingly impossible journey ahead, you are one with us. Remind them that you will supply the difference. With your love, we are enough. We are enough. This we ask in the mighty name of Jesus, we pray. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Salamat kapatid kung inabot mo ang ending ng episode na to. Salamat kung kahit papaano ay nabless ka sa ilang minutong nakaraan. As promised, here are the winners of our digital workbook 8, 101 practice problems for law students and bar takers, and other consolation prizes. If you see your name on the screen, please send a private message to us and we will give you your instructions on how to claim your prize. If you would like to see more episodes on how to build your confidence in law school, please let me know by hitting the subscribe button below. Like and share this episode for good law school karma, and I will see you next Friday.